Hindi nga approve ang NBA Commissioner na si Adam Silver sa trade request na ginawa neto ni Kevin Durant. Ayon nga mga idol sa kanyang payag, sabi niya ay we don't like to see players requesting trade and we don't like to see it playing out the way it is. Dagdag niya pa mga idol, I would love the focus to be on play on the floor. Ibig sabihin lang niyan mga idol, hindi gusto ni Adam Silver itong ginawa ni KD. Siyempre mga idol, hindi rin maganda ito sa NBA. Hindi maganda ng NBA player ay humihingi nga ng trade request. Ibig sabihin, hindi nga siya masaya sa kanyang team. At ang tanging gusto nga ng mga commissioner sa sports ay ang kanilang mga player ay maging masaya. Obviously, ang paghingi ng trade request ni KD ay resulta ng hindi niya pagiging masaya sa kanyang team. Gulo rin kasi mga idol ng kanilang sitwasyon kaya hindi nagugustuhan ni Adam Silver yung mga resulta ng pag-trade request na ito nga ni Kevin Durant. Nagkakaroon nga ng drama, nagkakaroon ng parang mga chismis na hindi nga maganda para sa NBA, para sa image nila. Kaya nga maiintindihan natin kung bakit ayaw ng NBA commissioner na si Adam Silver ang ginawa ni Kevin Durant. Pero wala na rin naman din kasi siyang magagawa. Hindi niya naman pwedeng sabihin kay Kevin Durant na dyan ka na lang sa team ng Brooklyn Nets, huwag ka nang umalis. Eh kung hindi naman masaya itong si Kevin Durant. Ang tanging kapangyarihan lang neto ni Commissioner ay mag-veto ng trade, mag-cancela ng trade kapag may anomalya nga sa pagitan ng dalawang team. Kaya nga, tanging pahayag lang ang mailalabas ni Adam Silver ngayon. Out of control niya na nga itong bagay na ito. At pag-usapan nga natin mga idol ang bagong rule sa NBA. Matapos nga na mag-meeting ng NBA Board of Governors, inaprubahan nga nila na ang take foul ay magbibigay nga ng 1 free throw at possession next season. At ibig sabihin lang niyan mga idol, hindi na nga beneficial ang pagfa-foul sa fast break. Diba't ginagawa nga yan ang halos ng lahat ng NBA team para nga mapigilan ang pagfa-fast break at hindi sila maiskuran ng madali. Pero ngayong may bagong rule na nga ay talagang hindi na yan gagawin ng mga NBA teams dahil kapag ginawa nga nila yan, isang free throw at possession ang penalty sa kanila. At ang bagong pinatupad nga ng NBA na ito mga idol ay tutulong nga para maging mas fast-paced pang paglalaro ng mga NBA teams dahil gusto nga yan ng NBA. Dahil kapag fast-paced ang laruan ng basketball, mas nag-e-enjoy ang fans. At pag mas nag-e-enjoy ang fans, mas maraming manonood. At pag mas maraming nanonood, mas maraming kita rin ang NBA. At ito namang New York Knicks at pati na rin Miami Heat ay siguradong matutuwa dito sa update nga sa Utah Jazz at sa kanilang plano dito kay Donovan Mitchell. Ngayon kasi ay open na nga sila sa pagtitrade dito kay Donovan. Bubuksan na nila mga idol ang kanilang mga telepono sa pakikinig nga ng mga trade offers ng ibang mga NBA teams. Dati kasi mga idol, nung nakaraan ay wala silang pake. Kapag sinabi nga ng NBA team na gusto nila si Donovan ay binababaan ng telepono na itong team ng Utah. Pero mga idol, ngayon nga, open na sila. Magiging willing nga sila makinig sa mga offer ng ibang mga NBA teams. At nang mabalitaan nga yan ng team ng New York Knicks, ay parang hindi nga sila magkanda-ugaga. Parang nataranta mga idol at expected nga sila to quickly put together a trade package para nga kay Donovan Mitchell. Matagal na rin kasi nilang minamanmanan yan si Mitchell mga idol. Hindi pa man ganun kadami ang trade rumors dito kay Donovan ay gusto nga na nilang kunin. Dahil na rin kasi mga idol, hometown nga neto ni Mitchell ang New York. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!